water with rock salt. Pero hindi ka kaya magkaroon ng kidney problem o stone, o hindi kaya lalong tumaas ang high blood pressure mo? Doc Nan, holistic medicine, health coach doctor. Madaming tumataas ang kilay sa aming recommendation. Water with rock salt. Hindi ka kaya magkaroon ng mas malaking problema sa bato at yung high blood pressure mo ay lalo ka ma-high blood? Maling knowledge, maling treatment. Yan po yung problema natin. Ano ba ang nagagawa ng asin sa katawan ng tao? Ito yung nagpapalabnaw ng dugo, dahil ang kadalasang dugo natin ay acidic. Kapag may asin ang tubig na iniinom natin, malaking tulong ito para palabnawin ang ating dugo. Ang blood circulation, napaka-importante. Kapag malapot ang dugo, paano ito makakasirculate ng maayos? Kaya malaking tulong ang tubig na may asin. Ang water retention sa katawan. Pag mali ang pag-stay ng tubig sa katawan mo, kahit inom ka ng inom ng tubig, ilalabas din ng katawan. Bakit? Dahil hindi ito tamang nahahawakan ng katawan. Dahil sa maling lifestyle, hindi katulad ng mga bata, maganda yung water retention. Ang tao habang tumatagal na abuso yung katawan, ang paghawak sa tubig sa katawan ay pababa na ng pababa. Tandaan po natin, katulad po tayo ng mundo. Ang tubig ng mundo, merong 70%. Ang katawan natin, hindi man 70 or hindi man 60, dapat hindi mo napapababa ng 50 or 55. Pero anong nangyayari? Yung iba, nasa 45 pa nga. O pag mababa ang tubig sa katawan, ano ang mangyayari? Ayan na yun, malapot ang dugo. Hindi na nakaka-circulate yung dugo. Kasama na dyan, yung acid juice natin, hindi na nakakapag-produce. So, ang daming nagagawang mali sa katawan kung hindi tama yung tubig. Kaya, dito malaking nakakatulong ang water with rock salt. So, sa mga tumataas ang kilay, dahil magkakasakit daw ang tayo sa bato or lalong tataas ang blood pressure, hindi po yan totoo. Hindi mangyayari yon. Bakit? Kilala ang asin ng ating katawan. Tingnan niyo kung bakit, ha? Ang tubig ng mundo, maalat. Dahil katulad tayo, kinopya tayo sa mundo, ang tubig din natin maalat. Pansinin mo, yung luha mo, yung laway mo, yung dugo mo, yung pawis mo, lahat ng liquid mo sa katawan, maalat. Ngayon, pag sobra ang alat, anong mangyayari? Kilala ng katawan yan, ilalabas din. Same thing sa tubig. Subukan mo uminom ng tubig. Anong mangyayari sa'yo? Ihi ka rin ng ihi. So, ganun din. Ang asin, pag sumobra, ilalabas din ang katawan. Matakot tayo sa karne at sa mga chemicals. Dahil yan ang hindi kilala ng katawan, hindi na ilalabas yan ang katawan. Ang karne ang pinagmumula ng kidney stone. Kaya hindi ka magkakaroon ng kidney problem sa asin. Bagkos, nalilinis pa nito ang kidney. Kaya sa first time, pag nag-take ka ng water with rock salt, ang dami mong masakit sa kidney or sa puson. Mararamdaman mo yung bladder mo para may mga tumutusok-tusok pa nga. Bakit? Nililinis yung kidney mo. Nililinis yung katawan mo.
Ganun yung katawan. May reaction kapag ginagamot niya yung sarili niya. At alam niyo ba, may mga hypertension, mas bumababa pa nga daw yung blood pressure nila. Bakit? Lumalabnaw yung dugo eh. Eh, ang kalaban yung mga high blood pressure, eh yung paglapot ng dugo nyo. Yung mga iniinom yung maintenance, may ginagawa pa yan? Ba yan? Para lumabnaw yung dugo? Yung iniinom yung pagpalabnaw ng dugo, totoo bang lumalabnaw yung dugo nyo yan? Asin lang po. Rock salt, ha? Hindi iodized salt. Kasi yung mga iodized salt, yan, chemicals yan. Yan ang pwedeng bumara sa kidneys nyo. Yung mga processed food na in-order natin o lagi tayong mahilig kumain sa labas, yan yung mga asin na pwedeng bumara sa kidney nyo. Hindi ang rock salt, dahil nature yan, natural yan. Kasama yan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoon. Kaya wag po tayong natatakot. Ang tagal na lang natin tinakot ng medisina eh. Ng modern medicine eh. O tingnan nyo ano nangyari sa inyo. Takot na takot kayo hanggang ngayon. Andiyan pa rin kayo. Lalong ang dami nyong nadidevelop na sakit dahil sa takot nyo. Unuulit ko po, huwag matakot sa asin. Yan yung kailangan ng ating katawan. Hindi natin dapat katakutan. Matakot tayo sa mga ginawa ng tao. Huwag sa asin na natural. Hanggang sa susunod po, Doknan.